morning guys. So ngayon ay papasyal muna ako sa alaga kong kambing. Kaya ako bumili ng kambing para sa dalawa kong anak. So isang babae at isang lalaki. Ang babae pinangalanan ng anak ko na si Dolphini. Ayan, so siya si Dolphini. Hello Dolphini. Hello Dolphini. Ayan si Dolphini. Ayan si Yan si Dolphini. Hello Dolphini. Hello. Hello, 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 Dolphini. Then ito naman si Blacky. Ayan. Si Blacky ay isang lalaking kambing. Ayan. Hi Blacky. Ayan, so yan yung mga alaga ko. So pinasyalan ko lang. Binisita ko kasi baka mahula. Ang purpose sa rin ngayon ay magbablog ako ng pagluluto ng sitaw. Ayan, sitaw na kalahati ng lahok ay liyempo. Ayan, so masarap, namimiss yun. So mamimitas tayo ng sitaw. So tara, samahan nyo ko. Okay, so nandito na po kami sa lupa namin. So may mga tanim na gulay dito, mangunguha tayo. Tara, samahan nyo kami. So kasama ko nga pala si Ate Balin. Hi ka. Kaway, hello. Ito tapo ang gulay yan. Gulay. Tara, tara. Sige, ate na. Ganitong klaseng sitaw ang kinukuha ko. Na, you're not ordinary sitaw kasi yung mga nabibiling sitaw sa palengke ay yung mga ganitong hitsura. Yung mga ganitong hitsura ng sitaw. Medyo makapal. So, ang gusto ko may firm lang siya. Ayan o. Masarap to sa stir fry. So, napakasarap po na may mga tanim kang gulay. Siyempre, pag may gulay kang tanim, may mapipitas ka anytime. So, pag may itatanim, may aanihin. Saglit anak, matatapos na si daddy. Kukuha pa ng konti. Ayan, naiyak ng anak ko. Gusto na umuwi. So, babalik na po tayo. Yeah. So wala na, nasa id na po ng iba ang sitaw dito sa taniman. So ito lang yung napitas nating sitaw. So ito lang naman ang kailangan ko, konti lang. Ayan, since na dalawa lang kami kakain dito. Ayan kami ng asawa ko. Yun lang. So tara, guys, uwi na kami. Ayan, so ito ay medyo malayo sa bahay namin, itong lupa namin to. Okay, so good morning guys. Ito na nga. So magluluto tayo ngayon ng typical na ulam ng isang magsasaka or ng nakatira sa bukid. So namitas ako kanina ng sitaw. So pinili ko yung medyo yung hindi matatabang sitaw kasi maganda ganito lang. Okay, so mapapansin nyo, marami akong liyempo. So, kinat ko siya sa bite size, ganon. So, ito ay ginisang sitaw with chunky liyempo. Ayan. So, ito yung mga ingredients ko. So, typical na parang pa-adobo style. Okay, so, alam natin ang paminta. Nalagyan natin ang paminta at asin. So, just a pinch of salt and so huwag kadamihan ng asin since na parang pa-adobo maglalagay tayo ng toyo. Yun lang. So ibababad natin. Siyempre, typically iyan to. Usually, sa bukid, so inaano siya yung lalamasin lang para equally magkaroon ng coat ng
pepper powder at saka rock salt ang ating yelo. Okay. So yan na natin siya. Hayaan natin siya for 10 minutes. Ayan. So while waiting, siyempre, pre-prepare natin ang ating mga ingredients. Okay. Na kailangan i-ano pa, i-mince masyado. Slightly mince lang. Then, just one large onion, red onion. Okay, so tapos na preparation, lulutuin na po natin. Tikman na po natin ang ating ginisang sitaw na may liempo. Chunky liempo. Okay, so yan. Magmamantika ng konti yung sabaw. Lalagyan natin. Siyempre, kailangan natin ng this one. Yan. So, yan. Tsaka half cook lang yung gulay natin. Sitaw. Before we end, don't forget to subscribe and click the notification bell para mag-i-updated kayo sa mga next vlog ko. At syempre, huwag na huwag nyong i-skip yung ads. Tulong nyo na rin sa akin para mas ma-improve ko pa ang mga vlogs ko, mga susunod na vlogs ko. Okay, samahan nyo po ako ulit. Thank you!